ang paglilingkod sa kapwa ay pagsunod sa utos ng Diyos. Ang siste sa kasalukuyan nating kalagayan, malabo. Malabo nating magagampanan ng husto ang naturang tungkulin na ating paglingkuran ang ating kapwa. Pero bilang mga juror, wala pong kaduda-duda na ating magampanan ng husto to the max ang kanyang utos na paglingkuran ang ating kapwa. Ngunit, ano nga ba ang tunay na kalagayan natin noong panahon kung saan ang hari ng Espanya ang naghahari-harian dito sa ating bayan, siyempre, sa pamamagitan ng kanyang mga utusan. Ang kanyang mga utusan na mga taga-akusa. Ang kanyang mga utusan na mga taga-usig. Ang kanyang mga utusan na mga tagapaghusga at berdugo na rin, all rolled into one. Sino-sino sila? Ay sila lang naman ang mga katulad ni Padre Damaso at si Kapitan Tiago. So noong makapanahonang yun, lahat ng lupain sa ating bayang Magiliw, lahat nating mga likas na kayamanan na biyaya ng Panginoon para sa atin, lahat-lahat na, pati buhay ng ating mga ninuno, hawak nila, pwede nilang paglaruan sa kanilang mga palad. Pero bakit? Ang laking katanungan. At ang katanungan na kataka. Bakit nung tayo itinanghal na ng mga soberanong mga mamamayang Pilipino simula nung tayo gawaran na ng ating kasarinlan noong July 4, 1946. Ano ha? At sa ating saligang batas na nilimbag pa noong 1935 para hasain ang mga leader natin ng mga kapanahon ng iyon sa mga proseso ng demokrasya, abay, alipin pa rin tayo. Ha? Nagagawa pa rin ng iilan na maghari-harian sa bayan. Bakit tayong 99.9% sa mga Pilipino na bagaman ay mga soberano din naman ay patuloy na inaalipin, patuloy na pinagnanakawan, sumubraya tayong na patuloy na pinagnanakawan na itong mga iilang nakaupo sa pwesto na mga naghahari-harian? Abay, bakit? What is happening to our country, General? Yan po ang matunog na katanungan na ibinato noong Foreign Minister na si Emmanuel Pelaez, dati ding pangalawang pangulo kay General Caringal. Opo, sa kanya ipinangalan itong Camp Caringal. What is happening to our country, General? Ang siste, hanggang sa namatay na lamang, binaril sa the fisherman na din, hindi ako nagkakamali, sa restaurant, si General Caringal, hindi pa niya nasagot ang tanong ni Pelaez. Hanggang ngayon, dumadagungdong pa rin ang katanungan niya na iyan, what is happening
to our country. Kung hindi nasagot ang tanong na yan ni General Karingal, at marami sa kinauukulan ngayon ay wala ding tumpak na kasagutan, ako, ang inyong abang lingkod, Mr. Juror Sixto Kit Kilatis Lagari, ang founder at national president ng Team Juror, na i-elevate po natin ito bilang Partido Soberano Pilipino pagdating ng tamang panahon, ay ipaparehistro po natin itong partido political. No po, tahasan ko sinasabi sa inyo kung ano po ang ugat, ang sanhi at dahilan sa ating kalunos-lunos, karimarimarim, kahindik-hindik na kalagayan dito sa ating inang bayan. Ang sanhi at dahilan, aba, nagagawa pa rin maghari-harian ng iilang mga salot sa lipunan na mga kawatang bantay salakay sa gobyerno, powered by hukumang trial by palakasan. So gamit ang puder na ating pansamantalang iniatang sa kanilang balikat, oho, at pera natin, aba, ang kalakaran na padrino system, patuloy pa rin nilang nagagamit hanggang sa ngayon. And kung hindi kikibo ang sandamakmak na matitino rito sa bansang Pilipinas, patuloy sila maghahari-harian, patuloy nila tayong pagnanakawan till kingdom come. Tandaan po natin yan. So, ano ang solusyon? Ano ang solusyon? Abay, tara na! Tara na! Sa hashtag Justice for All Coalition. Ito po ay bayanihan, pambansang bayanihan, to heal as one. Ito po ang totoo na makapagbibigay lunas sa kalunos-lunos na kalagayan ng higit sa nakararaming mga Pilipino na mga etsapuera. Ginawang mga etsapuera, bagaman mga soberano din naman. Sa mga kumukontra, ito lang tanong ko sa inyo, bakit? Kailan pa naging kalabisan ang humiling ng isang hukuman kung saan patas para sa lahat ang mga desisyong binibitawan? Kailan pa naging kalabisan? Diba? Hindi naman tayo humihiling ng sobra-sobra. Ang nararapat lang, hustisya para sa lahat, patas na hukuman para sa lahat, patas na pagpapatupad ng mga batas. Kalabisan ba yun? Kailangan pa ba na itanong kung bakit lubhang kailangan ang hukumang patas para sa lahat? Malinaw po na tayo po ay inatasan ng Panginoon na alagaan ang bawat isa. Kaya malinaw na ang paglilingkod sa kapwa ay paglilingkod sa Diyos. Minsan tinanong ng Panginoon si Cain, "Cain, nasaan ang iyong kapatid na si Abel?" Tugon ni Cain, "Hindi ko alam. Bakit? Am I my brother's keeper?" Indeed we are. Indeed we are. Yes, we all are. We all are, mga kalasoberano, mga kalayang kayo manggi. We are all our brother's keeper. Aha. Mababasa. Mababasa sa banal na kasulatan. Banal na aklat.
Galatians kapitulo 6 versikulo 2. Balikatin ninyo ang cross ng isa't isa para inyong matugunan ang batas ni Jesus. Bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. Meron pa? Meron pa, marami pa po. Love thy neighbors as yourself. Matthew 22:37-39. Kung dati-dati mayroong 10 utos na ibinaba ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises, no? Noong nagpakatao o nag-anyong tao, nagkatuan tao ang Panginoong Hesukristo, ay sabi niya, dalawa na lang. O nasa, may dalawang hanay lang ang 10 utos ng Diyos. Ano po yun? Una, mahalin mo ang Diyos higit kaninuman. Pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So, hindi lamang po mga kapitbahay natin na panay ang papuri, sipsip, pambubola sa atin. Eh, siyempre, pagka kung may kailangan, ano, ang dapat natin na mahalin. Bagkos, lalo't higit ang ating mga kaaway. Hindi nga ba't sabi nila eh, keep your friends close to you, but keep your enemies much closer. Pwede naman po siguro ganito, ibig sabihin, ano, talagang dalisay na pagmamahalan dapat na ating ipakita sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kapwa nilikha, kapwa tao. Ano yung pakikipagkapwa tao? Ano po? Paano? Sa tanong ng iba, paano? Pati ba asawa ng iyong kapitbahay? Ay, hindi pwede. Yun po ang hindi lang natin pwede mahalin. Ang asawa ng ating kapitbahay. Nakalagay din sa utos ng Panginoon yan eh. Ha? Do not covet thy neighbor's wife. Eh sabi nung pilosopo, eh paano o hindi mo naman kapitbahay? Asawa siya ng taga-ibang bayan. Siyempre! Di pa rin pwede, no? So, ang tanong na dumadagungdong mga kasoberano, paano natin epektibong magampanan ang obligasyon na inatang sa ating mga balikat ng mismo Panginoon to be our brother's keeper? 3. Sa pinakasimpleng dahilan, para ating matupad ang ating tungkulin sa paglilingkod sa kapwa na paglilingkod sa Diyos, ano, ay makikita sa Matthew 25:38. Anuman, sabi ng Panginoon, anuman ang iyong ginawa sa pinakaaba kong kapatid, iyon ay iyong ginawa sa akin. Ano-ano ba yun? Pagka nauhaw siya, painumin mo. Pag nagutom, pakainin mo. Pag wala siya matirhan, estranghero siya, patuloy mo siya yung bahay. Pag na-ospital siya at naratay sa banig na karamdaman, pasyalan mo. Pag siya ay nakulong, may kasalanan man o wala, eh, pasyalan mo rin. Pero teka muna, ang siste, sandamakmak po sa atin, mga gutom eh. 99.9% hindi po ba? Malaking bahagi, or to be more specific, malaking bahagi sa 99.9% sa atin ng mga itsapwera, mga gutom. So gustuin man natin tumulong, lalo na sa oras sa panahon ngayon ng pandemya, naman tayo magagawa. Hindi po ba? Tayo magagawa. Iilan lang sa atin ang mga mirunin. 99.9% ng mga walain, ilan lang ang mga meronin. Sila lamang yung busog at karamihan sa kanila. Nanggigitata pa kamo. Nanggigitata sa nakaw na kayamanan, ninakaw sa atin.
Pero, hindi nga ba't sabi ng Panginoon eh, madalas natin marinig na payo ito eh. Sa oras ng kagipitan, pagka tayo ay nasa balag ng alanganin, sa oras ng pangangailangan, sa oras ng mga pagsubok, ang madalas nating marinig na payo, iyo, iha, o anak, o kaya'y pare ko eh, o kaya'y kasubirano, kababayan, hindi ka bibigyan ng anumang pasaning krus ng Panginoon na hindi mo kayang gampanan. Sinasabi sa Matthew 4:4 na hindi lamang sa tinapay ang tao ay nabubuhay, kundi sa salita din ng Diyos. Kaya sundin po natin ang mga utos sa atin ng Panginoon. Po, literally, hindi lang sa tinapay, mabubusog ang tao, sa isda rin. Sa isda rin. Pero, paalala pa rin sa atin ng Panginoon. Sa pamagitan ng banal na kasulatan, eh, pag binigyan mo ng isda ang kapwa mo, maaaring may maiuulam siya, makakain siya sa almusal. Pagkabi marami-rami, may pananghalian. Pag may mas marami, pwedeng may panghapunan. Pero, kapag siya ay tinuruan mo kung paano mangisda, aba, makakakain siya araw-araw. No, sa bawat oras ng pagkain, almusal, tanghalian, hapunan, habang siya ay nabubuhay. Sa ating pagpapatuloy, kung si Pedro ay tinawag ng Panginoon upang samahan, sumama sa kanya, at si Pedro nga ay uutusan ng Panginoon na mamingwit ng tao. Tao ang kanyang bibingwitin, hindi na isda. Ano po? Matthew 4:19. Halika, Pedro, and I will make you fisher of men. Mga isda na ang pinamimingwit kay Matthew. So kami naman po sa Team Juror, amin pong inaanyayahan lahat ng mga patriotikong soberanong mamayang Pilipino. Yung tunay ha, yung meron talagang dalisay na mitiin at adikain, ano ha, dalisay sa kanyang puso na interest ng mga mamayan ang kanyang isusulong, hindi yung interest ng kahit na sinong politiko na nangangako ng kung ano-ano. Yun po ang, at siyempre, yung mga nasa hanay ng 99.9% ng mga Echapuera, lalo na. Ano? Inanyayahan namin kayong lahat na magsama-sama tayo dito sa Bayanihan to Heal as One. Hashtag Justice for All Coalition. Ito po ay tunay na bayanihan to heal as one. Atin po isusulong dito, or I should say, puspusan natin isusulong ang pagpairal ng jury justice system sa bansa. Kung saan tayo na mga soberanong mga mamamayang Pilipino ang humuhusga. Paano? Eh siyempre, sa pamamaraan na mismong ang Panginoong Hesukristo ang nagturo sa atin. Isang sistema ng hukuman na maka-Diyos, maka-tao, maka-demokrasya na hukumang patas para sa lahat. Ito po ay ang trial by jury of the people, by the people, for the people. Paano po itinuro sa atin ito ng Panginoong Hesus? Nung babatuhin na lang hanggang sa kamatayan, yun po ang parusa sa kasalanan ng pangangalo niya o adultery. Nung panahon ngayon at hanggang sa mga panahon ngayon ay uso pa rin po
sa ibang mga reliyon, particularly sa Islam. Babatuhin na lang hanggang sa kamatayan. So tinanong si Panginoon, Panginoon, dapat ba ipataw ang parusa, bla bla bla. Ah, sagot ng Panginoon, kung sino sa inyo ang walang bahid kasalanan, siya ang pumukol ng unang bato. In effect, ginawa niya muna mga juror ang mga berador, ang mga sentensyador ni Maria Magdalena. So nag-isip-isip sila at kanya-kanya silang pulasan katarungan ang natamo ni Maria Magdalena. Ano po ang aking ibig sabihin? Alam po ninyo, sa jury justice system, may tinatawag na jury nullification. Jury nullification of law. Ibig sabihin, kahit na may batas noon, no? At inuulit ko, hanggang ngayon, umiiral pa rin yan, ang pagbabato hanggang sa kamatayan sa isang babae na nagkasala ng pangangalo niya, aba, pwedeng baliwalain, in-nullify ang naturang batas kung sa puso't damdamin, sa konsensya ng mga jurors, yung batas ay hindi makatarungan. Remember, ang batas ay hindi lamang batas dahil ginawa ng Kongreso o ng mga sanggunian, no? O ginawa ng diktador na pangulo, bagkus dapat ang batas ay makatarungan at nauunawaan gamit ang sentido komon ng isang pangkaraniwang tao. Iyan po ang panuntunan kung bakit batas ang isang batas. Ano po? At precisely kaya may ganong poder ang mga juror sapagkat ang mga mamamayan po sa demokrasyang bansa ay mga hari. E so, sa kaso ni Maria Magdalena, napagtanto nila na masyadong marahas, hindi makatarungan ang batas na ang isang babae ipagpalagay ng totoo nga na siya ay nagkasala ng adultery ay papatawan mo ng masyadong marahas at malupit, hindi makatao na parusang kamatayan sa pamamagitan ng pagbabato. Isa pa, maaaring naisip din ng mga ginawang juror, ng mga sentensyador na dapat ng Panginoong Hesukristo, na kung ang mga kalalakihan ng panahon ay unlimited, kung gusto nila mag-asawa, mambabae, eh bakit yung kababaihan eh? Ha! Diba? And so, doon, yun ang kauna-unang jury nullification na nangyari sa kasaysayan ng mundo. Naulit-ulit yan nung panahon na ang Amerika ay naging tunay ng demokrasya at pinatatag nila lalo ang kanilang pundasyon ng nasyon. Ang pundasyon ng kanilang saligang batas ay trial by jury, karapatan ng mga mamayan, the people, to trial by jury na humusga. Kayo lahat po, inaanyayahan ng team juror, tayo lahat, mga soberanong mamayan Pilipino, inaanyayahan ng team juror sa hashtag Justice for All Coalition. Ito po ay naka-schedule tentatively, no? Na ilulunsad sa November 30, Bonifacio Day po yan, sa Aberdeen Court. Siguro mga alas 6 o alas 7 ng gabi mag-uumpisa onwards. Ano po? Kaya natin itinaon sa Bonifacio Day sapagkat malinaw po sa kasaysayan na ang kauna-unahang Mr. Juror, ang juror advocate na kauna-unahan sa Bayang Mag-iliw ay si Gat Andres Bonifacio. Isa pa, naunsyami po ang himagsikan para makamtan ang Pangarap Pinoy. Pangarap Pinoy na katarungan, Pangarap Pinoy na kapayapaan, Pangarap Pinoy na kaunlaran. In exact order po yan.
sapagkat kapag may katarungan para sa tanan, magkakaroon po ng kapayapaan sa buong bayan. Wala na pong magre-rebelde niyan. At pagka may kapayapaan sa buong bayan, magkakaroon po ng kaunlaran para sa tanan. Hindi po obra yung Rambol, ano po? Dahil yung ibang mga pilosopo, ang sabi nila, ba, kailangan muna, bago tayo magkaroon ng katarungan, meron munang kapayapaan. O kaya kailangan muna may kaunlaran, mauunlad ng buhay natin mga Pilipino, para magkaroon tayo ng kapayapaan sa bansa. Baliktad. Kailangan may katarungan nang sa ganun magkakaroon ng kapayapaan. At kapag may kapayapaan, tiyak po yun, may kaunlaran para sa tanan, hindi lamang po para sa iilan. So, I hope magkita-kits po tayo sa Aberdeen Court, November 30 at 30 sa paglulunsad ng hashtag Justice for All Coalition. Welcome po ang lahat ng soberanong mamamayang Pilipino sa koalisyon. Paalala po lamang, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya kumilos po tayo. Isa pang makabulang paalala, wala tayong aasang tutulong sa atin ng mga itsapwera kung hindi kapwa natin itsapwera. Ganon din, napakahalaga din ang paalala sa atin ni God Jose Rizal. Walang mang-aalipin kung walang paaalipin. Bilang mga juror, talaga pong magagampanan natin ng gusto ang inatang sa ating mga balikat ng Panginoon mismo to be our brother's keepers. And so, kontakin po ang inyong lingkod sa lahat ng mga interesado na makikipagbayanihan for us to heal as one. Kontakin po ang inyong lingkod. Nasa ibaba po ang aking mga numero at email address. Ito po. Handa po natin uli sa ating pagkakaisa. Tiyak ang pag-asa. God bless us all. God bless the Philippines.